Mga idol at kabayan, ito ang balitang dapat niyong malaman. Tinatapos na ng Department of Environment and Natural Resources ang mga plano upang tuklasin ang mapagkukunan ng gas sa Philippine Rice. Wow, kaya naman pala puspusan ang pagbabantay ng ating Philippine Navy at Marine sa nasabing lugar. Malaking bagay ito upang makatulong sa ating bansa at sa mga Pilipino. Ang Philippine Rice ay atin lang. Kulang man tayo o hindi man sapat ang ating kagamitan sa pakikidigma, hindi ito dahilan upang manahimik at maghintay na lang tayo sa oras na darating ang banta ng pagsalakay o pananakop ng kalaban. Nagsagawa ang Philippine Navy at Philippine Marines ng pagsasanay upang sanayin ang kanilang kahusayan bilang paghahanda sa anumang banta. Ito ang pagbubuklod 2021. Ito ang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Tinatapos na rin ng Department of Environment and Natural Resources ang mga plano upang tuklasin ang mga potensyal na mapagkunan ng gas sa Philippine Rice. Kailangan nating matuklasan sa pamamagitan ng pagsagawa ng higit pang mga pagsasaliksik sa agham ng dagat ang posibleng pagkakaroon ng malalaking deposito ng methane sa solidong form na maaaring isang potensyal na mayamang mapagkukunan ng natural gas, sinabi ni Undersecretary Analiza T. sa isang virtual press conference. Sinabi ni Undersecretary Taritena ang Department of Environment and Natural Resources sa kasalukuyan ay walang anumang pagtatantya sa dami ng methane na maaaring matagpuan sa Philippine Rice. Kinatapos ng Department of Environment and Natural Resources ang kanilang mga plano kung paano nila isasagawa ang paggalugad upang matukoy ang lawak na mga mapagkukunan na naugnay sa pagmimina ng enerhiya. Ang 24 na milyong ektarya na Philippine Rice na dating kilala bilang Benham Rice ay idiniklara ng United Nations bilang bahagi ng Extended Continental Shelf ng bansa noong taong 2012. Habang hindi pa natuklasan ang likas na rami ng potensyal na gas sa Philippine Rice, sinabi ni Te na maraming mga ekspedisyon ang naipadala na sa Benham Bank na siyang pinakamababaw na bahagi ng Philippine Rice. Dagdag pa ni Undersecretary Te na mas maraming ekspedisyon din ang isinagawa noong taong 2016, taong 2018 at 2019 sa nasabing lugar. Wow, sana sa lalong madaling panahon gawin at umpisahan na upang makatulong ito sa bansa. Marami tayong pondo, makakabili tayo ng mga modernong kagamitan, makakatulong sa ekonomiya, maraming trabaho at gagaan ang buhay ng mga Pilipino. Sa ibang balita naman, nasa 350 Philippine Navy sailors Marines ang nakiisa sa warfighting na pagsasanay na kanilang tinawag na Exercise Pagbubuklod 2021 na isinagawa sa Marine Base Gregorio Lim, Ternate, Cavite. Sa nasabing Joint Amphibious Operation on Land and Sea, nagpakitang gilas ang ilang mga bagong asset ng Philippine Navy at Marines. Layo ng nasabing ipagsasanay ay para mapalakas ang interoperability ng mga sundalong Navy at Marines sa pagtugon sa anumang mga banta na kakaharapin ng Armed Forces of the Philippines at ng bansa, lalo na ang tinatawag nilang traditional at non-traditional threats. Ayon kay Exercise Pagbubuklod 2021 Director Lieutenant Commander Ariel Constantino, nais nila na maging handa ang kanilang unit sa pagtugon sa mga banta, lalo na sa terorismo at national security. Lumahok din ang bagong warship ng Navy na BRP Jose Rizal FF150, partikular sa isinagawang gunnery exercise, maritime interdiction operation, surface action group, gaya ng air defense exercise, over the horizon, targeting and search and attack unit operations. Maraming salamat ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas! Laban Pinas!